Okay, mga brothers, ito po yung Barako 2 na motor. Papalitan natin ng cam weight na pambarako 1. Ito yung pambarako 1. Kasi nag-iingat yung may-ari nito na huwag magkaroon ng problema itong kanyang cylinder head. Kasi karamihan po sa gantong cam weight ay nasisira ng biglaan. Yan. Pag nasira po siya, ang laki pong gastos ang aabutin. Kaya ito nakakita ng mura na cam weight itong ating subscriber. Kaya ipakakabit sa atin. Yan. Turo ko sa inyo kung paano magkabit nito sa mabilis na paraan at hindi na po babaklasin yung cylinder head. Okay? Tatanggalin natin itong cover para makakita nyo yung papalitan natin. Siyempre una, bago natin baklasin yan, itatap dead center muna natin yung kanyang timing. Ngayon, para makasigurado kayo na hindi siya kakalas, misa kasi pag tinanggal natin ng buo yan, magkakaroon ng problema. Kaya lagi natin na marking itong kanyang timing chain. Ito po mga brothers, dukot lang po ito. Dudukutin natin kasi para hindi po lumaki trabaho. Baba natin ng konti. Yan. Lalagyan natin ng marking mga brothers dito, si taas. Kasi tatanggalin natin ito pag iwahiwalayin natin ito eh. Eh dudukutin lang natin, din natin tatanggalin itong kanyang cover sa baba. At saka sa taas, bali dito tayo mag-adjust. Pero malang isang ibusan. Oo, ganda nga eh. Eh di ba't pinat? Sa iyo ko natutunan. Ano ito ba? Antibolta na? Oo. Ayan, tatandaan niya lang yan. Ito. Ito yung marking. Kailangan dito nakatapat sa ngipin na to. Para hindi, para sa pagbabalik natin mamaya, ay hindi po magkakamali ang timing natin. Kasi oras na magkamali ng timing yan, malaking problema. Nalagyan natin ng marking yan, nalagyan na natin. Ngayon, lulubog natin itong dalawang to. Tapos, tatanggal natin itong tensioner. Yung mga boss kong maganda pa ang tensioner. Maganda pa ito. Yan ba? Hindi pa nakakita eh. Hindi, ay nakita ko dito. Nakita ba? Kung kailan ko papalitan. Hindi naman pa kumigayaan. Yan, tinanggal natin tensioner. Tapos, tatanggalin natin. Tatandaan niyo yung marking, mga brothers, ha? Para pagsalpak nyo, doon yung lalagay yung pagkakalagay nyo ng marking para hindi siya magkaroon ng problema sa timing. Iingatan nyo, huwag malaglag sa loob kasi pag nalaglag, problema. Galing natin ito. Karsuan natin ito para hindi malaglag. Ayan. Ngayon ito ang ating ihimayin. Ayan. Okay, ito na po yung tinanggal natin sa ating Barako 2 na compression release o KACR. Yung Kawasaki Automatic Compression Release. Ayan. Papalitan natin itong kanyang cam weight. Ito yung papalit natin. Ito po yung original. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin dito mga brothers sa pagkapalit nito, tatanggalin nyo itong kanyang spring. Ayan.
Tignan muna natin. Ngayon, ito pong kanyang sear clip, tatanggalin natin yung dalawang yan. Ingat lang tayo, baka tumalsik kasi tumatalsik te. Ayan, tanggalin natin. Ito pang isa. Tapos, hugutin natin. Eh, may iwan po yung pinay yan. Sa barako ito po kasi, naka-stack yan dyan, naka-fix. Ngayon, pag inilagay natin to, meron na siyang sariling ano, pin. Kaya obligado natin tanggalin to. Pupukin natin yan, gamit lang tayo ng ganito, mga brothers. Talpakiawak nga. Kabilaan yan. Ito mahina, ano? Mahina talaga, ano? Ito lang ganyan talaga. Okay, natanggal na natin yan, dalawang pin na yan. Ngayon, sasalpak natin itong pang barako 1. Oh, tingnan niya mga brothers ha. Salpak natin. Dito, pasok natin ito pa ganun. Ayan. Ngayon, lalagay natin ngayon yung sear clip na tinanggal natin kanina. Dito. Ayan. Lang, nakaganan pa, hindi lumalaban doon sa ano. Yan, okay. Ngayon, itong isa naman, dito sa kabila. Yan. Lagyan natin ng sear clip. Yan. Okay na. Ito po mga brothers, ulitin ko, pambarakuan po ito. Papalitan nyo po ng pambarakuan. Ngayon, yung ating tinanggal na spring, ibalik natin. Ayan. Ayan. Okay mga brothers, naisalpak na natin itong pambarakuan na KCR o yung kanyang Comwig. Ito ngayon yung pambarako to. Ngayon, pinapalitan na may-ari dahil may pagkakataon doon sa lugar nila, natatanggalan ng ganito, nasisira po yung kanyang cylinder head. Ang laki ng ginagastos. Kaya kayo, kung meron kayong pagkakataon na mapapalitan to ng pambarakoan, kung gantong klaseng inyong Comwig, palitan nyo na. Para maiwasan natin yung malaking problema sa ating mga motor. Kaya ngayon, okay na, sasalpak na po natin. Okay, salpak na natin. Kung paano pagkakatanggal natin kanina, yung tinandaan natin na marking, ganun po gagawin nyo mga brothers. Ayan. Ito yung marking na ginawa natin kanina, itong dalawang to. Bali, ang mangyari, dapat ito, nandito. Isa pa. Ayan. Ito yung marking, ano, dalawa, isa, dalawa. Ito, nasa gitna. Ayan yung kanina. Ngayon. Kailangan masentro siya dun sa pinaka. Ayan. Ayan yung kanina. Gabit natin itong kanyang Allen. Yeah, yung marking, importante yung marking. Ngayon, kung kaya, kung sakaling nandito nakatapat yun, wala akong problema dahil ito lang ang kaproblema sa hindi natin tinanggal yung magneto eh.
yung kanyang cover. Yan. Yan, ganyan yan. Ngayon, salpak na natin itong kanyang ang tensioner. Gagawin natin dito, i-reset lang natin kasi hindi niya mapapasok ng nakaganito ito eh. Kaya i-reset natin ng bago. Tatanggalin niyo itong nut, itong bolt sa ibabaw. At saka natin i-compress ulit ng bago ito, baba. Maganda ba ang bulleta? Okay pa naman. Sa bisikleta lang yun. Pasok natin ulit. Dingin ito. Kailangan po, wag ano ito, wag magpupus. Yan. Punasan muna natin. Tapos salpak natin to, itong ating tensioner. I-reset nyo ng bago para may pasok nyo ng maayos. Tapos yung kanyang dalawang bolt na 6x20. Gamit lang tayo na 8mm na socket. Ay, may tao, sige. Hindi lang. Sige, ako na muna. Ay, sandali lang, ha? Yan. Tapos, at saka natin i-release tong kanyang spring. Yan. Ngayon, double check natin. Higpit natin itong dalawang ito. Ito. Dalawa. Yan. Ngayon, padyak ka mo nga. Padyak-padyak mo. Yan, padyak-padyak lang ha. Kung susus eh. Yan. Ganda niya. Sige, pandali mo na. Pandali na natin. Hop, okay na. Yan, mga brothers, okay na. Sasarado na po natin. Yan, ganyan lang po ka simple mga brothers kung paano magpalit ng ating compression release ng ating barako 2. Ang ilalagay natin yung pambarako 1 para po maingatan yung ating pagkasira nitong ating cylinder head kasi marami pong pagkakataon natatanggal po yung kanyang cam weight ito. Kasi po ito, mahina lang po ito, naka-welding lang ito. Kaya ang ginawa ngayon ni Kawasaki, dahil maraming issue ng barako 2 na nasisira, kaya ang ginawa ni Kawasaki, ibinalik yung dating pambarako 1. Kaya wala na po ito. Kaya may mga gantong cam weight ng ating barako 2, palitan nyo na hanggang maaga para na rin po sa pag-iingat sa ating mga motoro. Sige po, hanggang dito lang. Maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat.